Magandang gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na meron tayong sambang gabi. Ngayon po ay isa uling testimony ang maririnig natin, ang matutunghayan natin, na magpapakita kung gaano po kadakila ang Panginoon sa buhay nating mga Kristiyano. Sinasabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." As Christians, perhaps this verse is the most important to us kasi ito po na-summarize ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya tayo ngayon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Sister Lorna Dula. Isa po siya sa mga active member ng Jewels Fellowship and Ministries at siya po ay kasama natin as one of the ushers ng ating church. Hello, Sister Lorna! Magandang gabi po, Sir Lady. Magandang gabi din po sa mga kapatiran sa Panginoon. Okay, salamat. Sister Lorne, salamat talaga sa Panginoon na nagkaroon tayo ng opportunity para mapapurihan at mapapasalamatan natin ang pangalan ng ating mga Panginoon. Mag-glorify natin ang kanyang pangalan. Sister Lorne, pwede ba mong ma-share sa amin kung kailan at paano mo nakilala ang ating Panginoong Jesus? Kung paano mo siya tinanggap as your Lord and Savior in your life? Nakilala ko po ang Panginoon at tinanggap po ang Panginoon as my Lord and Savior noong March 2017. At nagkaroon po noon ng Bible study sa sa compound po namin. Kasi dikit-dikit naman po yung bahay, kaya ang ginawa po noon, napag-desisyonan po nila Pastor Roger, kasi si Pastor Roger po ang ginamit ng Panginoon para mag-share po sa akin sa amin po ng gospel. Bali, doon na lang po sa labasan, sa may parang compound namin, para lahat po kami ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At simula noon, bali, nag-a-attend na din po ako ng worship service sa church. At nakakapakinig na din po ako ng mga salita ng Panginoon. At simula noon, napag-desisyonan po na po na tanggapin ang Panginoon sa buhay ko as my personal Lord and Savior. Kaya, bali, nagpa-bautis po na po ako noon ng time na yon. Bali po yung baptism po ay ginana po doon sa may Conception 1, doon po sa may likod ng Luyong. Doon po ginanap yung baptism siya. Tapos, bali, ang nag-initiate po nung ng baptism ay si Pastor Papa with assistant with Pastor Roger po. Salamat sa Panginoon. Ano? At saka, hinipo ng Panginoon yung puso mo, Sister Lorne, na hindi magmamatigas. When in fact, parang softened ang puso mo to receive Him as your Lord and Savior. Kaya salamat sa Panginoon. Mula noon na nagiging Christian ka, siguro may mga pagbabago na napapansin mo sa buhay mo. Pwede mo ma-share sa amin ano yung mga pagbabago sa buhay mo, ano yung mga biyaya, mga blessings na natanggap mo mula sa ating Panginoon. Simula po nang naging Christian po ako, bali po ang naging pagbabago ng buhay ko ay nagkaroon po ako ng trabaho. Yun po ang unang naging blessing ng Panginoon. Bali po, ang unang po naging blessing ng Panginoon sa akin ay yung nag-tutor po ako ng mga bata. Salamat sa Panginoon doon sa mga magulang na sila pong ginamit ng Panginoon na turuan yung mga anak nila sa ganong paraan ay na-share ko din po yung blessing ng Panginoon na knowledge na binibigay po sa akin ng Panginoon. At pangalawa pong blessing na binigay po sa akin ng Panginoon ay yung makapasok po ako sa real estate. Bali po, may ginamit po ang Panginoon na tao na para makapasok po ako doon sa trabaho na yon. At hindi lang po doon yung blessing na binigay ng Panginoon. Ito lang pong taon ay
kasi marami pong nabi-discourage sa akin na wag na daw ako kumuha ng license kasi sa kahit papaano naman daw po ay nakakabenta ako. Pero pag nasa Panginoon po tayo, kailangan po natin gawin yung tama. Yes, So, amen. napag-desisyonan po po ay magpa-license. At salamat sa Panginoon doon sa mga taong ginamit niya through financial din po na may ginamit siya ng Panginoon na ma-process po yung license ko. At salamat sa Panginoon doon sa blessing na ibinibigay po niya sa akin. Salamat sa Panginoon na nakita mo na at nakita ko rin actually Sister Lorne yung growth mo hindi lang sa trabaho kundi sa spiritual din na kinakalagayan. Pwede bang ikwento mo sa amin yung instance kung saan pinakikita mo yung prinsipyo mo na seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pwede ba bang may share sa amin yon? Kasi po nung dati po nung hindi pa po ako Christian, bali priority ko po yung mga trabaho ko. Inuuna ko yung trabaho. Pero nung naging Christian na po ako, bali po kasi nung time na yon may kakilala po ako na yung kasama ko nga po sa trabaho, nag-ano po siya na i-assist ko daw yung kliyente niya. Tapos nung time na yon, tinatanong ko yung kaibigan ko kung kailan yung papa-assist niya sa akin. So tinanong ng kaibigan ko na sabi niya sa akin Sunday daw. So sabi ko pag Sunday po pwede ako pag umaga, pag hapon. Pero pag umaga di pwede ako kasi nananambahan talaga kami, di pwede kami na uunahin po yung pag-a-assist, sabi ko sa kanya. So na-explain ko naman doon sa katrabaho ko na yung ganun bang sitwasyon. So sabi niya sa akin, sige, okay lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, kung pwede, pasensya na, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, sa iba ka na lang magpa-assist kasi nung Sunday talaga yun is para sa Panginoon. So, non-negotiable na talaga yung pag-Sunday. Tapos, si Jem, yung anak mo, naglilingkod na rin sa Panginoon, ano? As, Salamat sa Panginoon po doon. Oo, as tambourine dancers. As one of the tambourine dancers. So, nakakatawa po sa Panginoon na binago niya ang buhay mo at ikaw ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Sister Lorne, sa tagal ng pagiging Christian mo, alam natin na may mga pagbabago sa buhay, may mga challenges din na nangyayari. Pwede ka bang magbigay ng word of encouragement para sa mga nanonood din sa atin ngayon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Ang word of encouragement ko po doon sa mga nanonood ngayon na non-Christian po at hindi pa po nakakakilala sa Panginoon ay sabi po doon sa salita ng Panginoon sa John, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Kaya po doon sa salita ng Panginoon ay bali po doon po sa kaibigan ko po na nagpa ano nga po sa akin nagpa-assist dun sa client niya at hindi ko nga po tinanggap dahil nananambahan ako. So nung time na yon by Sunday po, may Sunday ng gabi, may nag-chat po sa akin dun through sa Messenger na gusto tingnan yung project namin sa Bulacan. Pero nung time na yon hindi ko naman po alam yung papuntang Bulacan. So ang ginawa ko po ay nagtanong po ako sa sales director namin. Nagpa-assist po ako sa sales director namin. At salamat sa Panginoon doon sa provision po ng Panginoon at guidance din na po ng Panginoon. At nung time din na yun, nakahanap kami na mag-assist sa kliyente ko. Kasi hindi rin po pwede ako nung time na kinabukasan ng Monday,
kasi may pupuntahan din po kaming project sa Rizal. Then nung papunta na po kami nga doon sa nung kinabukasan po ng Monday, kasi yung kliyente ko is di ko makontakt. So, pero yung nag-a-assist sa kliyente ko is andun na po sa location. At tapos po nung nasa na po kami sa Rizal, may tumawag po sa akin na sa ibang team na sinasabi niya po doon sa pag-uusap namin is may canceled account daw ako. Nakakalungkot po, pero alam ko may plano ang Panginoon doon sa na-canceled na account. So, sinabi ko na po sa sales director namin yung nangyari. Ang sagot naman po sa akin ng sales director namin ay, sayang naman. Yun lang po ang salita na binitawan ng sales director namin. Pero sinabi ko po sa sales director namin, ma'am, okay lang po na may canceled account ako. Kasi alam ko na hindi pa para yan sa akin. Alam ko na may higit pang plano ang Panginoon sa akin. Amen. Amen. Yun lang po ang sinabi ko sa sales director namin. Tapos nung pabalik na po kami sa Antipolo, may tumawag na naman po sa akin. Ipaputol-putol nun ang signal. Tapos nung nasagot ko na siya, tumatawag pala sa akin yung nag-assist sa akin sa Bulacan, dun sa project na yun. Sinabi niya po na pumunta naman pala daw yung kliyente ko at nag-avail ng unit. So, doon po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil may kahit may canceled account, pinalitan ng Panginoon na mas higit pa, triniple pa po niya yung total amount na nawala po sa akin. Kaya, yun pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon na magtiwala lang po tayo sa Kanya kung ano man po yung mga desisyon natin, lalo na po sa trabaho, mapagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Kasi lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay pwede nating idulog at ipagkatiwala sa Panginoon. At lahat po ng bagay ay posible at may kaparaanan ng ating Panginoon. Kung tayo ay may malinis na puso at naniniwala na pwedeng baguhin ng Panginoon kung ano man ang sitwasyon ng ating buhay. At hindi po mahalaga yung mga material na bagay dito sa lupa. Ang mahalaga ay yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, Sister Lorne. Sa iyong testimony, nakikita natin na if you are really non-compromising the Word of God, He will bless you. More and more pa nga eh. Yung sabi mo na dahil hindi mo kinakompromise ang Sunday, iyan ay para sa Panginoon. Ang blessing ng Panginoon sa iyo, sabi mo nga, 3 times pa doon sa na-cancel na account. Kaya yan pa lang ay isa pa lang yan sa mga instances kung saan pinakita ng Panginoon ang kabutihan niya sa iyong buhay. Tapos, yung verse na trust in the Lord, totoo po yan. Mahaba pa ang buhay natin na maglakad tayo sa ating buhay Kristiyano. Mama-experience pa natin na if we really trust in the Lord, He will guide us and He will provide us for all our needs. He will give us wisdom. At what is important now is we have eternal life in Christ Jesus. Thank you. Thank you, Sister Lorne. Blessing ang iyong testimony. You have been an inspiration to us na patuloy na mag-grow ka sa Panginoon, patuloy ka na mag-serve sa Kanya. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon for another testimony ngayong gabi. Salamat sa Panginoon na pinakita niya sa buhay ni Sister Lorna at pwede ding makita sa buhay natin ang blessing pag tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Salamat mga kapatid, and we give all the glory, honor and praises to our God, and we say that the Lord is so good, so wonderful, and so faithful in our lives. Kaya God bless us all. See you next time mga kapatid for another testimony. God bless us all mga kapatid.